Ang kaugnay ng trahedya sa Tanay Rizal, kinansela na ang 3-day training na pupuntahan dapat ng mga estudyante. Saksi, si Emil Sumangi. Kasi dami pang buhay, sir. Kalunos-lunos ang sinapit ng bus na magdadala sana sa mga estudyante ng Best Link College of the Philippines sa isang campsite sa Tanay Rizal. Sa mga kuwang ito, ilang saglit matapos sumalpok ang bus sa railings at poste, malubha ang lagay ng mga sakay. Kalaman mo. Diyan lang, upo ka na lang dito. Oh my God! Dito sa lahat ng balok, sir. Mga 50 plus siguro, sir. Basta dami, sir. Puno yung bus, sir. Relax ka lang, ha? Habang wala pang ambulansya, mga residente na nagsakay sa mga biktima sa mobil ng pulisya para maitakbo sa ospital. Buhay pa noon ang driver ng bus na si Julian Lacorda. Ito, driver. Pero pumanaw rin kinalaunan. Hindi bababa sa 15 ang patay habang hindi bababa sa 30 ang sugatan. Sa investigasyon, lumabas na nasa kurbada ang bus at pumipihit pa kanan pababa nang mawalan ng preno at pumasok sa opposite lane. Honestly, nawalan ng preno. Then initially, ang ginawa ng driver, binangga niya sa poste, gumilid siya, turn left. Then yung lakas ng impact, doon maraming on the spot na namatay. Matapos bumangga sa steel railings, kinayod ng bubong ng bus ang gilid ng bangin, kaya ito natuklap. Pagkatapos, bumangga sa dalawang konkretong poste ng kuryente. Kuryente! Mabilis talaga yung takbo niya, kung titingnan mo yung ano. Then, nung binangga niya yung poste, sumabit yung mga wiring. That's why natanggal yung mga gulong. Then, yung nasa leftmost portion ng bus, yun talagang grabing naapektuhan. Ang aksidente nangyari halos 1 kilometro ang layo mula sa venue ng leadership, medical, and survival training nila. Ang ilan sa mga nakarating na estudyante, sinundo na rin ang mga magulang habang iba ay naghintay ng service pabalik sa kanilang campus sa Quezon City. Doon, uwi ka na. Mas na, pero uwi natin na natin. Napasugod ang mga magulang. Di ko nga alam na sana po ba yung patay, bakit hindi pa inuwi nila. Ang saya-saya pa po ng anak ko, nagpaalam pa po sa akin yun. Hindi ko nga po yung pinapayagan. Bakit? Kasi may school na ganun. Na pinagbawal na po ng school yun. Na walang field trip. Dahil marami nangyayari na ganun. Hindi ko siya makontak. Pati magulang ng estudyanteng nasa ibang bus, nag-aalala. Hindi nila nire-required yung camping na yan. Pinilit nila yung mga bata dahil ibabaksak daw nila. Tapos pinipilit nila yung magulang ng pumirma ng waiter. Ito na nga, kaya nga kami rin ang nandiditong ano, at least ano namin yung ano, wala pang complete report yung dalawang vice presidente. Sa 517 sumamas, 58 estudyante ang nasa na aksidenteng bus number 8. Pag hindi papasamahin, sabihin na ibabagsak yano, tapos yung sasakyan, hindi na kung maayos yung sasakyan o ano. Itinanggil ang pamunuan ng eskwelahan na maapektuhan ang graduation ng mga hindi sasama sa training. Pero kinumpirmang requirement ito para sa National Service Training Program. Ako, si Emil Sumangit, ang inyong saksi.